Hứa sung đình buồn muôn Đà nàm pha và lì lô Ốc xoay Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakiisa ng Espiritu Santo nawa ay sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, ng ating misa ay misa ng Lunes Santo sa loob ng ating paghanda sa mahal na araw ng ating Panginoon. Bilang paghanda sa banal na misa, aminin muna natin ang ating mga kasalanan at humingin ng patawad mula sa Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, kaming napasubsob dahil sa aming kahinaan ay makabangon nawa at makapanindigan pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi nagtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ang loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig.
ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha, nagladlad ng kalangitan. Lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoon Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan." Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit sa lakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Parinamin Yesu Kristo, ang pagdamay mo sa tao. Oh, ay talagang patutuo na kami minamahal mo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro naman ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok. Humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya ay may malasakit sa mga dukha kaya niya sinabi yon, kundi dahil siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya ay ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahon, kasama ninyo ang mga dukha. Ngunit ako ay hindi niyo kasama habang panahon."
Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya tumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita rin si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya, maraming Hudyo ang humiwalay sa kanila at nanalig kay Jesus. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid ko kay Kristo, tayo ngayon ay nasa loob ng panahon ng pagbabalik sa ating Panginoong Hesukristo, sa Panginoong Diyos. At nakakataba ng puso at kalooban na makita sa maraming tao katulad ninyo ang paglapit sa Panginoong Diyos, sapagkat ito ay panahon ng pagbalik-loob sa ating Panginoon. Time of repentance and worship sa para sa ating Panginoon. Dahilan sa ito ay isang partikular na panahon ng ating pagsamba. Marami sa atin kuugalian ang maglakbay. And I believe marami sa inyo ay mga naglakbay dito. Itong shrine ni Padre Pio ay isa sa mga paboritong lugar ng lakbay bayan. At nakataba iyan ng damdamin at ng puso na makita ang marami na gising na gising ngayon sa pagpunta upang makapagdasal at manumbalik sa ating Panginoon. Sabi ni Father dito kanina, yesterday, kahapon, may higit sa 60,000 ang mga faithful, mga mananampalataya na nakibahagi dito sa Linggo ng Palaspas. Very nice na makita yan, sapagkat sa panahon natin na laganap ang pagiging makamundo ng maraming tao, maging material, masyado sa kanilang pananaw, ay meron pa rin bahagi ng sangkatauhan ang lumalapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya't ang panahon ito ay panahon ng paglalakbay, pilgrimage. Isa yan sa mga kaugalian na meron tayong mga Pilipino sa panahon ito ng Kwaresima, paghanda sa mahal na araw, ay nagpupunta sa iba't ibang mga patunguhan, pilgrimage. Paalaala sa atin na iyan ang talagang buhay natin bilang Kristiyano. Always in pilgrimage. Palagi tayong naglalakbay. Walang permanent residence ang sino man sa atin sa mundong ito. Wala. Walang permanent na okupasyon. Walang permanent na kinagigiliwan sa mundong ito. Lahat tayo ay patakbo at naglalakbay patungo kung saan natin matatagpuan ang ating Panginoong Jesus. Kaya't itong idea, itong kaisipan na lahat tayo ay naglalakbay, ito ang dapat magtulak sa atin na huwag tayong masyadong didikit sa mga bagay na makamundo. At ang pagdikit na ito sa bagay na makamundo ang siyang hahadlang sa atin sa ating paglalakbay. Alam ninyo, kapag tayo naglalakbay, ay we like to throw away whatever is hindrance, bagahe sa ating paglalakbay. Ayaw natin, maraming pinapasan, maraming nagbabawas tayo. Spiritually, ganyan din dapat natin gagawin. Spiritually, sa ating paglalakbay. Kung hindi, ay mawawala ang dahilan ng ating lakbay-bayan o pilgrimage. Kapag hindi tayo nag-bawas ng bagahe
At ang bagahe ay ang ating mga kasalanan, ang ating bisyo, ang ating pagkakapit sa bagay na makamundo, ang ating pagnanais lamang ng mga bagay na pangmadalian ang magbibigay sa atin ng kasiyahan, ngunit hindi naman nagtatagal. Ito ay isang bagay na sana ay tumanim sa ating puso at ating damdamin. We are temporarily lamang narito sa mundong ito. Just temporary. At makita natin, bawat taon, nangungunti ang ating contemporaries. At marami ay hindi na natin nakita. That shows really na ang buhay natin sa mundong ito ay pangsamantala. We are always on the go towards the final end, hangganan ng ating paglalakbay at walang iba kundi ating kasiyahan sa piling ng ating Panginoon sa Kristo na nabuhay na maguli. Kaya tayo naghahanda ngayon panahon ng mahal na araw upang madama na sa paglalakbay na ito tayo inaasahan ni Jesus. Kasama na rin siya. Siyang ating dadanan, siya rin ang kasama natin sa ating paglalakbay sa mundong ito bilang mga Kristiyano. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad nung maibigay sa amin. Pamungahin mo ito sa amin ng buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang ng kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang ating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal
pinayay ng malakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagat walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maayos sa Ama, ginagawa namin ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ang lakas loob ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin. Sana sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyong pari Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ng mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Nais kitang damay.
Sinubukin akit na ang palasan sa tukso mong nanagpasan. Oo, nais kitang sama ay mapaglabanan sa yunot pagdarasan. Ngayon nga sa 40th araw tungo sa Kalbaryo pinasan ang krus ng aming kasalanan. Sa hapis ng binibang, oo, nais ko siyang sama. Sama ay mapaglabanan sa ayunot pagdarasan. Ngayon na sa 40th araw. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, iyong pangugasan lahat ng aming kasalanan. Puso at damdamin ngayon na sa 40th araw. Sa amin ay likhain bagong puso at damdamin sa 40th araw. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kalaobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang
Tinanggap naming kagalingan sa banal na pakinabang, pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay, pamalagiin mo sa amin, pakundangan sa iyong patnubay, sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrol, China, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan na ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muloy po kaming nananawagan sa may mga mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikaapat, ipinagbibigay alam po na magiging one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana mula Huwebes Santo hanggang Linggo na muling pagkabuhay. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ikalima, bahagi ng mga gawain natin ngayong mga mahal na araw, tayo po ay mayroong pagpapakumpisal mula Lunes Santo hanggang Biyernes Santo. Ito ay sa ikawalo ng umaga hanggang ikalabindalawa ng tanghali at sa ikaisa hanggang ikalima ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Biyernes Santo ng hapon. Gayon din naman, ngayong Miyerkules Santo ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na ikalima ng umaga mula sa Barangay San Isidro. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga stores. Kayo pong lahat ay naanyayahang makiisa. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga estasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalabindalawa ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng simbahan. Sa pagkakataon pong ito, sa ngalan ni Father Oka, ang ating kura parokot rektor ng pambansang Dambana, nais nating pasalamatan ang nanguna at naghahumiliya sa ating banal na pagdiriwang. Siya po ay taon-taon ay kumukuha ng banal na misa sa ganitong panahon dito sa pambansang Dambana. Ang dating obispo, ang obispo emerito ng Diocese ng San Pablo sa Laguna,
ang lubhang kagalang-galang Leo Drona SDB DD. Palakpakan po natin siya. Kayo po ay magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Jesus, Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo sa iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan at iba pa na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Noon, at sumainyo rin. Yumuko kayo habang ginagawa ng bendisyon. Pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humaya kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.